Hi, hello! Ito na naman po si Coach Manny. Welcome back sa aking channel. Masaya at masaganang buhay po sa ating mga ka-okay at sa aking mga friends. At ngayon po, ang video ko na gustong i-share sa inyo, itutuloy ko lang yung update. Diba, yung nakaraang video about dito sa Ampalaya, yung update ko ay nagkaroon na ng mga bunga. Pero nagkaroon tayo ng problema. Ano yung mga nakita kong problema na yun nga yung gusto ko i-share sa inyo na para maiwasan natin, ano? Ang isang napansin ko, hindi pantay-pantay yung naging paglaki, di ba? Hindi pantay-pantay. Ayan, nakita nyo yung nasa likuran ko, ayan o. Tapos ito nasa side ko, ayan, mas maliliit pa sila. Ngayon, isa pang nakita natin na problema ay maaga pa, kumbaga bata pa yung mga ampalaya, ay madali silang nahihinog at nabubulok. Yun po, natutuyo. Yun ang isang nakita natin problema at yun ang isang gusto kong i-share sa inyo ngayon at hanapan natin ng solusyon. Ngayon unahin natin yung bakit hindi pantay na pantay ng paglaki. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan po, makikita natin sa area na yun ay napakalago ng ating mga tanim na ampalaya doon. Ayan, hanggang dito. Then pagdating po dito, sa dalawang nandito ay medyo naiwan po sila. Ngayon, ano po ba ang magiging solusyon natin dito? Pagkapigil po ng kanilang paglaki ay napakalaki ng kinalaman dun sa pangunahing kailangan ng mga halaman at ito yung lupa, tubig at yung sunlight. At kung mapapansin nyo po sa area na to ay hindi sila exposed sa sunlight, kaya yun, kapag hindi po balanse talaga yung basic needs, yung pangunahing pangangailangan ng ating mga halaman, pag hindi pantay-pantay yung mga pangangailangan nila na yan, ay siguradong yun ang magiging dahilan ng kanilang pagpigil sa kanilang paglaki. Ganun din, syempre, yung mga insekto, yun din ang isa sa mga nagiging problema. Kaya yan po ang ating bibigyan ng solusyon ngayon. So, sa area na, unang-una po, sa area na to ay makikita natin na talagang medyo hindi sila exposed sa sunlight kaysa sa lugar na ito, kaysa doon. Kaya, ayun po, isang lesson na kapag tayo ay magtatanim, kailangan talaga ay na-expose sila sa sunlight, nasa direct sunlight para mas maganda yung kanilang pagtubo, kasi kailangan po talaga ng mga halaman yan. Ayun. So, ang pangalawa pong pwede natin gawin dyan ay ito, papakita ko sa inyo. Ayan, dahil nga po sila ay napigil ang paglaki, so sila yung naiiwan, kaya ang isang kailangan nila ay extra care. Mas kailangan natin silang bigyan ng atensyon. Yun ang isang kailangan nila. Kaya, ayun, kailangan po natin laging i-check kung yan ay mayroong mga uod pa. Dahil yan ay talagang maaring maging dahilan ng pagkapigil sa paglaki. Yung mga kulisap, insekto, ayan o. Nakita nyo, may mga sira o. Unang dahon pa lang yan, kaya makita natin. Yan ang isa sa mga naging dahilan. At kailangan, lagi natin i-check na, kailangan, eto, natanggalan ko na ng damo, pero lagi natin babantayan yan na walang tutubong damo sa paligid. Dahil yan po ay aagawin yung mga nutrients nila. Tapos ayan, lagi natin i-cultivate yung mga gilid nyan. Ayan. Tapos ngayon lalagyan natin niya ng itong organic materials. Ito po ay compost na meron na ring halong vermicast. Ayan, kagaya nga po ng sinabi natin, medyo hindi sila exposed sa sunlight, kaya yun ang isa na sa nagiging problema. Kaya ang kailangan ay kailangan bigyan natin sila ng atensyon, mas bigyan natin sila ng masaganang fertilizer. Ayan po. Dito sa mga area na na-cultivate natin, dito natin ilagay yung organic fertilizer. Yan. Siyempre, kailangan natin silang diligan. Lagi natin i-check kung tuyo na yung area nila. Dahil kapag ito po hindi naging kumpleto sa tubig, ay talagang mapipigilan ang kanyang paglaki. Ayan po. Hindi naman dapat sobra din sa tubig. Kailangan i-check din natin kung susobran sila sa tubig. Kaya yan po ang pwede natin gawing solusyon sa mga napipigilan ng paglaki. Mas bigyan natin ng atensyon. Mas i-cultivate natin lagi yung paligid. At lagi natin i-check kung may mga insekto. Ayan po.
Yan po ang aking mga solusyon na mai-share sa inyo at i-update ko kayo. Itong mga malili na iwan ng paglaki nito ay talagang bibigyan ko ng mas much attention. At yun, i-update ko kayo kung ano ang naging development nitong mga nakahuli na to. Ayan po, na-share ko na sa inyo yung mga possible solution na pwede natin gawin kapag hindi pantay-pantay yung paglaki ng ating mga pananim. At yun naman po ay yung pangalawang problema na encounter ko rito. At ito yung bata pa lang yung ampalaya, maliit pa lang, ay nahihinog na. At alam nyo, chinek ko, lahat ng na-encounter ko dito na mabilis na nahinog, lahat po sila ay merong tama, merong kagat. Ngayon, chinecheck ko naman kung merong mga uod, wala naman ako nakitang uod. Ngayon, ito po ang madalas kong napapansin dito na merong mga ibon. Kaya ang ginagawa po ng mga ibon ay tinutuka dahil lahat 'yun na mabilis ang nahinog, chinek ko nga ay merong mga tuka, may mga sugat. Ayun po 'yung gawa ng ibon. Kaya ngayon, ang pangalawang solusyon po na gagawin natin ay babalutan ko 'yung bawat bunga. Kaya ito po papakita ko sa inyo 'to. Nalagyan ko ng damit 'yung mga bunga. At ito ang gagamitin ko, yung mga plastic. Ayun po ang pangalawang problema natin, yung maagang pagkahinog. Kaya ang ginawa ko po ay nilagyan ko ng mga damit yung bawat bunga. Medyo matrabaho nga lang pero kailangan lang ng tiyaga. At ayun po, alam ko na yung ginawa ko na yun ay talaga magiging protection para hindi na sila tukain ng ibon. Hindi na sila kasi may plastic. Ayun po, maaaring protection na rin yun para hindi puntahan ng mga uod. Ayun po. So ngayon ay may nakita ako na medyo malaki na at kinuha ko na rin dahil baka maunahan pa ako ng mga ibon dito. Kaya ayun po ang ating vlog for today. Dalawang maaring problema na ma-encounter mo sa pagtatanim mo ng ampalaya. At yun po yung shinare ko sa inyo, yung maaring nating maging solusyon sa mga ganong problema na sana ay meron po kayong natutunan. Kaya kung meron po mga bago dyan, sana po ay bago kayo umalis ay huwag kayong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell. Pakishare na rin po ng ating video at pakilike na rin po. Ayun. So maraming salamat po. Abangan po natin ang mga susunod na video. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!